niya ang pulo nga be satisfied. Sa ato pagtuon sa chapter 1, Ecclesiastes. Na makita nga doon diri ang author sa sining libro. Kag ang author amo si Haring Solomon, the son of King David. Kag ini si King David ang iyang asawa amo si Bathsheba. Mga tawo nga mga ginikanan nga dili man perpekto. In fact, nakasalaman sila sa Ginoo. Kag amo na ang unang bata nila ipatay gid sa Ginoo. Konsekwensya sa ilang mga sala. Kaga in spite of that, sa ilang mga kapaltahan sa tubangan sa Ginoo, makita mo diri nga gintugot sa Ginoo nga ilang bata nga mo si King Solomon naging hari sa Israel. Kaya umpisa sa kabuhin ni King Solomon sa ato natunan, King Solomon love the Lord. Ginigugmagin niya sa iyang kabuhi ang Ginoo. Amo na nga sa pagsiling sa Ginoo sa iya, anong pangayon mo? Ang iya gigipangayon, give me wisdom. Ginhatag niya sa Ginoo in return, gintagahan siya sa wealth and even long life. Pero in the process of time sa kabuhi ni King Solomon, nalingaw siya, nawili siya sa paghigugma sa mga nagkalain-lain ng mga babae. Kag ang iyang asawa, ang iyang mga kirida, amuni ang naggawat, nagkuha sa iyang gugma sa Ginoo. Kag that is why, sa ginsulat niya ining libro sa Ecclesiastes, libro ini, nga sa diin ko ninyong basahon sa katapusan, mga regrets ni Haring Solomon. I hope, mga otod, na kung magpiyog mo kita sa sining kalimutan, wala kita pala yung mga regrets sa atong kabuhi. So, be satisfied. Now, na-take up tayo ni, na why are we here? Amo ini ang question nga ginpamangkot sa sining Life Magazine. Why are we here? And according to Jose Martin, a taxi driver, so in this way, we're here to die and just live and die. May puntungan siya. Pero why are we here, mga abyan? Anong ibala ang tuyo sa Ginoo nga ari kita? Gintuga kita? Ginluwas kita? Ayan sa isa lang yung kakatuyuan. To glorify God. To serve God. Ecclesiastes, dali kita, kaya natapos nato ng verse 2. Ari kita sa verse 3. What profit has a man from all his labor in which he toils under the sun? Kasi lunggo pa, ano gid pala? No? Ang makuha sang tao sa iyang pagpangabudlay diri sa kalibutan. Itanan kita diri mga abyan sa kalibutan, nagpangabudlay kita. And basing on your experience, ano pala nakuha mo sa imong pagtrabaho, sa imong pag-sakripisyo? Amo ni ang pamangkot ni Haring Solomon. But take note the word under the sun. Amo na pinaka-keyword sa Book of Ecclesiastes. Nagalantaw si Haring Solomon ang pulong din ay which toils under the sun. Kung magsiling kita under the sun, mga abyan, ano makita mo sa under the sun? Ha? Kalibutan. Ano aras sa kalibutan? Mga tao. So, ano yung pinaka-keyword sa Book of Ecclesiastes? In other words, Solomon seldom looks above the sun to find reassurance. Tunag mga utod, no? Kung tulokon talang bala, ang aton kabuhi under the sun, isa pa, frustrated ka lang. Amo ni ang failure ni Haring Solomon, mga abyan. Kaya ang iyang mata, aral lang permi sa under the sun. Nalimta niya to look above the sun. Sino ara sa above the sun? Amo lang pinaka-keyword. So in other words, life without God under the sun is despair.
completely loss or absence of hope or sadness. Tulo ka pala mga utod sa Ginoo ang imong kabuhi under the sun. Pagkailan ka, mga tao ha, may paglaom. Mga tao nga makasiling kita nga kapudlay, kapait, damog problema, damog mga kawadon. And this is true. Mga utod sa Ginoo, obserbasyon ini ni Haring Solomon. Kung may mga obserbasyon siya na kung isa, daw hindi man gaano-ano pala acceptably sa mga tao. Pero ano yung obserbasyon sa isang katao na hari sa sining kalibutan? And it is true always that life without God under the sun is despair. Latawa pala mga abiyan, bisan ano ka manggaano ng tao na kung ang iyang kabuhi walay Diyos para sa iya, desperado ng iyang kabuhi. Damog din sa mga manggaranon man na nagpakamatay, eh para sa ila, desperado din ang ilang kabuhi under the sun. Life without God. No? Satisfaction in life under the sun will never occur until there is meaningful connection with the living Lord above the sun. Ang muna pala mga utod, magkapasalamat kita sa Ginoo. Kaya may ara kita connection sa Ginoo na ara sa above the sun, and that is God. That is God. Kagbangon kayo, may ara kita connection sa sining Diyos na buhi na ara sa above the sun, hindi kiniposible na kita magkabuhi na may ara satisfaction. May ara kabulusgan, because as we have said, if we have God, we have everything. Yes. Pero ang si Solomon mga abiyan, in spite ka ara na tanan sa iya ang wisdom, riches, and tanan ara na sa iya, kilala siya, pero ginapangita niya po niya ang mga butang under the sun nga makahatag sa iya sin satisfaction. First, he looks around himself. And he sees a course that is unending. Verse 4, look at your Bible. Buksilan yung mga Biblia, mga api, kaya diyan lang kita. Ecclesiastes. Kapag ganyan, one generation passes away, another generation comes, but the earth abides forever. He looks around. Mga abiyan, tulog ka sa palibot mo. Anong nakita? Sa una, magatulog ka sa imong palibot, makita mo ang upod mo. Makita mo ang utod mo sa Ginoo. Apang subo, magatulog ka sa palibot mo, ang upod mo sa Ginoo, utod mo sa Ginoo, wala na. Lako magawali, naibangan ko kung diin gapong ko ang tagsa ka mga tumulubo. Naibangan ko kung di magpong ko si Chinita. Permita. Nagahibalo ko kung diin nagapong ko si Chai Buday. Halos nito. Nagahibalo ko kung diin nagapong ko si Nanang Helen. Mr. Marino Padillo. Tatay Julius. Naibalan ko mga abiyan. Naibalan ko kung di nagapong ko si Nanay Maling. Apan subong mga utod, kung magalataw ka sa ilang palibot, magasiling ka, sang una upod ko siya, sang una upod ko siya, sang una makita ko siya, subong hindi na. Hindi na. Why? Because one generation passes away and another generation comes, but the earth abides forever. Amunang obserbasyon ni Haring Solomon, nagadakat, nagakadula ang makabat. The earth abides forever. Living and dying are part of a course. Part is a course, mga abiyan, and that is an ending process. An ending process.
Walay katapusan mga utod sa Ginoo. From one generation to another generation, magabutan tiyon. Ang iniupod mo, pagkasiling ka, wow, sa una, pagsimba kami spasi, ano itong pero iniupod mo? Just as time does not slow down or stop, death does not slow down or stop. Because death marches on toward all of us like a marching army. Mga utol sa Ginoo, amunin ang obserbasyon ni Ari Solomon sang nagalantaw si Solomon sa iyang palibot. Mga tao nga nakita niya sa una, subong hindi niya makita. Magabot ang tiyon mga abyan, anuman, sino man ang kaupod mo nga magapungko sa sinanga iglesia, magabot ang tiyon, hindi mo na siya makita. Because one generation passes away, another generation. Subong, ang aton iglesia subong, another generation. Kung magasimba si Nanay Ope, kita ako, kay balo ko kung di nagapungko si Nanay Ope. Amo na nga kung gisa, kung nagawali ako din rin, nahibalaan ko kung gisa, kung sino ang absent. Kung mag-absent si Nanay May, magpailaan ko kung hindi na pyerno siya. Kamu man. Kapos na mga utod sa Ginoo. Ay kung gisa ba na, nasanay ka sa kulungkod ng para sa muna, komportable ka, din rin ka pyerno. Pero mag-abot ang tiyon. He looks around, and then, around himself, he sees a cycle that is unchanging. And what is this cycle that is unchanging, mga abyan? The sun also rises and the sun goes down and hastens to the place where it arose. Mga utod, si Haring Solomon, isa sa pinakamahalam nga tao sa kalibutan. Pero bisan ano siya ka maalam nga tao diri sa kalibutan, kung isa may mga butang na hindi man niya maintindihan. Kulang man, di ba? Kaya walay tao na perpekto ang iyang kalam, except ka. Bisan ikaw pang pinaka-genius, pero may mga butang kaya hindi mo maibalan, like Solomon. Anong observation ni Solomon sa verse 5? The sun also rises and the sun goes down and hastens to the place where it arose. Mga utod sa Ginoo, the cycle of the sun is unchanging. Sino ang